Hi everyone, it's Trudas Ganang and I'm a franchise consultant of iFranchise Business Services Corporation. So in this video, gusto kong i-discuss sa inyo kung bakit magandang business ang coffee shop. And I will give you some reasons kung bakit mo siya i-consider as a business that you can start with. And also, if you're looking for businesses na pwede nyo i-franchise, then you will also get an idea kung bakit pwede nyo rin i-consider na mag-franchise ng isang coffee shop business. And again, as I've mentioned, I'm a franchise consultant of iFranchise Business Services. So mostly, lahat ng mga details na I will be sharing in this video ay galing mismo sa experiences natin sa ating sariling coffee shop franchise package, which is the Coffee Spot franchise. So I hope that you will learn a lot from this video. So again, as I've mentioned kanina, i-discuss ko sa inyo kung bakit magandang business ang coffee shop. Kung talagang naghahanap ka ngayon ng business na pwede mong simulan or kung anong klaseng business ang pwede mong i-franchise na sa tingin mo ay magiging patok or talagang magiging maganda yung takbo ng business na to, then watch this video. So, syempre, unang-una na natitignan natin sa isang business kung maganda siya is yung profitability, di ba? Sa lahat naman tayo, kapag papasok sa isang business, ang talagang pinaka-goal natin ay yung kumita, which is to earn profits, di ba? So, let's look at the profitability of having a coffee shop business. So, again, yung mga examples na ibibigay ko sa inyo dito are from the details that we have with our own franchise package pagdating sa coffee shop, which is yung Coffee Spot nga. So dito, sa single shot espresso, makikita natin na nakalist na dito yung cost, yung suggested retail price, and yung SRP, tapos yung profit. Pag nakita mo yung profit, nasa 87% para sa single shot espresso. Biruin mo ang cost lang ng isang single shot espresso sa amin sa Coffee Spot ay 8 pesos and 77 cents. Pero ang suggested retail price nito ay 65 pesos. Meaning to say, yan yung amount na bibilhin ng mga customers mo pagdating sa iyong coffee shop. So, ang profit mo dyan, since 87%, kikita ka ng 56 pesos and 23 cents. Pero syempre, meron tayong ibabawas na 12% VAT. So, magiging net profit after tax mo ay 48 pesos and 43 cents. Then, sa cafe latte naman, hindi ko na po i-discuss yung cost, yung SRP, yung profit, yung 12%, but doon na po tayo agad sa net profit after tax. So, sa cafe latte, sa 8 ounce na cup, 46 pesos and 3 cents. Pagdating naman sa salted caramel na 12 ounce, ang net profit after tax mo dito ay 44 pesos and 32 cents. Okay? So, ang profit mo dito is 51%. And then, ang mocha frap naman, pag 16 ounce, ang net profit after tax ay 47 pesos and 4 cents. Okay? So, eto po yung mga possible na pwede mong kitain net profit after tax na every time na makakabenta ka ng ganito sa iyong coffee shop. So, ngayon, dun na tayo sa daily sales. Okay? So, let's say for example, sa single shot espresso, dahil nasa 48 pesos and 43 cents yung net profit after tax nito, sa isang araw, nakakabenta ka ng 10 cups nito. So, ang total net profit after tax mo in a day would be 484 pesos and 30 cents. Sa cafe latte naman, nakakapagbenta ka rin ng 10 cups nito. So, you will get 460 pesos and 30 cents na total net profit after tax. Sa salted caramel na 12 ounce, 15 cups naman ang nabibenta mo dito kasi syempre mas marami yung gusto yung salted caramel frap, mocha frap, or kung ano ng mga frappuccino dyan compared sa hot drinks, okay? So, ang kikitain mo dito, total net profit after tax mo ay 664 pesos and 80 cents. Sa mocha frap naman, it's 705 pesos and 60 cents kung makabenta ka ng 15 cups per day. Okay, so eto, conservative pa po ito. Alam naman natin kung gaano kabenta ang mga frap, ang mga hot drinks. Pagdating sa online and even offline na ngayon, pwede ka na pumunta sa mga coffee shop ulit, diba? Nakikita natin, minsan pinipilahan pa talaga ang mga coffee shop. So, ang total net profit mo per day ay pwedeng umabot ng 2,315 pesos. Net profit after tax, meaning to say, malinis na po ito, okay? So, eto na talaga yung profit mo kasi naibawas na dito yung 12% VAT, yung costing and everything. So, ayan. So, kung ang total net profit per day mo ay 2,315, i-times mo yun sa 30 days, kung nag-ooperate ka ng 30 days, total net profit mo per month would be 69,450 pesos. And then, pag binultiply natin in 12 months, ang total net profit mo per year would be 833,400 pesos.
So, kung tatanungin mo yung sarili mo ngayon, conservative pa po itong computation na ginawa natin, masasabi mo ba sa sarili mo na profitable ang isang coffee shop business? So, ikaw na lang mismo mag-isa ang sumagot niyan based dito sa pinakita ko sa inyo na mga computation. Now, let's go to the feasibility side of the business. So, when we actually make a feasibility study, isa sa kinoconsider natin na feasible ang isang business is kapag alam mong may mga pupunta talaga ng mga customers, di ba? Siyempre, hindi ka naman magtatayo ng business na alam mong lalangawin lang or hindi naman pupuntahan or tatangkilikin ng mga tao, di ba? And alam naman natin ng mga coffee shop, kapag maganda yung ambience, maganda yung aesthetic ng coffee shop, talagang pupuntahan at pupuntahan yan. And at the same time, kung masarap din yung coffee, diba, talagang may enjoy nila yung experience nila doon sa coffee shop na pupuntahan nila. And as you can see here, puntahan talaga ang mga coffee shop. Kasi, iba yung nabibigay na experience kapag nasa coffee shop, kahit mga barkada, or mga lovers, or kahit business meetings, or family gatherings, di ba talagang pinupuntahan ng mga tao usually pag gustong mag-meet sa coffee shop. So, kung feasibility lang ang pag-uusapan, yes, it's very feasible. And kahit sabihin natin na depende sa location, yes, pwedeng depende ngayon sa location, pero dahil sa lakas ng social media, online marketing, minsan kahit nasa kasulok-sulukan ka pa yata, and minsan kung ano pa yung nasa kasulok-sulukan na coffee shop, pupuntahan ng mga tao pag nakita nila sa social media or may mag-post lang dyan at mag-promote, diba? So, ganun na ka-powerful ngayon ng online marketing para ma-promote natin yung coffee shop business natin once na mag-decide tayo na magtayo or mag-open nga ng sarili nating coffee shop. So, ayan, as you can see here, diba, ang dami laging tao sa mga coffee shop. And yung mga nakikita nyo pong pictures ngayon, eto po pictures po mismo ito ng mga coffee spot franchises namin. So again, sabi ko nga sa inyo, yung mga details or information that you will be seeing here in my presentation, syempre kinuha ko to sa based experience na rin at sa details that we have in our coffee spot franchise. So ayan, ang dami talagang nagpupunta sa mga coffee shop. Now, another reason ko bakit maganda magtayo ng coffee shop ngayon, kasi pwede mong i-online market or i-offline. Meaning to say, pwede mong i-list yung coffee shop mo sa Foodpanda or Grab. So, may online source of income ka or may online source of sales ka para sa coffee shop mo. And sa offline naman, yun nga, pwede kang puntahan ng mga tao kasi gusto nila may experience yung coffee shop. So, dun sila mismo bibili sa coffee shop mo, diba? So, both online and offline, may possible source of sales ka. So, additional source of income yun for you kasi hindi na lang magre-rely yung coffee shop mo sa mga pupunta sa coffee shop. Pero, mas madami pa usually yung nag-order sa online. Kasi, syempre, pag online, maya't maya pasok ng order sa Foodpanda or sa Grab, diba? Tas gagawin mo lang naman. Lalo na kung hindi naman malaki yung space mo for coffee shop na pwede mag-accommodate ng more than 30 or more than 50 na mga customers, diba? Pero, at least sa online, pwede kang mag-accommodate ng 30 to 50 orders in a day. So, ayan po yung ating mga coffee spot franchises. And then, another reason bakit magandang business ang coffee shop, kasi pwede kang magkaroon ng 3 business in one. Pwede kang may drinks, may pastries, tsaka hot meals, diba? Imbis na magtayo ka ng business na separate yung business for drinks, tapos magtayo ka ng pastry business mo or magtayo ka ng restaurant mo na nag-o-offer ng mga hot meals, dito sa coffee shop, pwedeng lahat yan. Ilagay mo na sa coffee shop mo. Kasi, di ba, usually pag pupunta ka sa coffee shop, may mga makikita ka doon na nagtitinda rin ng pastries, tapos meron din silang ino-offer na hot meals. So, kagaya nito, ito yung mga products natin with coffee spot. So, dito merong hot, may cold, may frap, may smoothies, may Italian soda, may ice. So, iba't iba yung pwede pagpilian ng mga customers natin kung anong drinks ang trip nila. And then, merong mga hot meals. So, ayan, nakikita ninyo, di ba? And usually, yung mga pupunta talaga sa coffee shop, parang fine dining experience na rin yung ina-expect nila. Diba? As you can see here, may burger, may fries, may tapsilog, merong chicken tenders, and then sasamahan nila nung drinks. So, isipin mo din, pag nag-dine-in si customer sa'yo, bumili na siya ng drinks, tapos meron pa siyang hot meals or meron pa siyang binili na nasa food menu ninyo. O, diba? So, hitting 3 birds in 1 stone to na klase ng business. Ito din yung sample ng mga pastries, di ba? Pwede ka mag-offer ng cake. Syempre, pagkatapos nila kumain ng hot meals, kung nag-breakfast sila or
nag-order din sila ng brewed coffee or ng kahit ano pang klase ng hot drinks dyan or kape. Gusto nila may panghimagas, pang dessert, meron ka na rin, may pastries ka na rin na pwede yung offer, pwedeng cake or cupcakes, di ba? So as you can see here, pwede rin ipa-order mo for online delivery yung mga pastries mo, di ba? So pwede nag-order sila sa inyo ng mga hot or cold drinks or mga frap, tapos pwedeng samahan na rin nila ng mga pastries mo or yung mga hot meals nga. And ito, example lang to ng menu ng isa sa coffee spot franchisee namin. Diba, kompleto na, may beverage, may food menu, may pang-breakfast sandwich, may pang-sharing plates, may pasta, and then yun nga, may pastries din. So kung nag-iisip ka na magtayo ng restaurant or magtayo ka ng pastry business, why not consider na lang yung coffee shop business kasi lahat na mai-incorporate mo. 3 business in 1 na, diba? And then next would be the affordability. So for us, masasabi namin na affordable ang pagtatayo ng coffee shop business, lalo-lalo na kung sa amin kayo magpa-franchise. Kasi ang regular package namin para sa coffee spot business opportunity is 650,000 pesos only. And ito na yung mga package inclusions. Kasama na dyan yung mga equipments, may 10,000 pesos worth of initial inventory. So makakapag-start ka ng coffee shop business mo. And then yung total capital expenses naman, i-discuss ko later on para malaman mo kung magkano ba talaga ilalabas mo na pera pag magtatayo ka ng isang full-blown na coffee shop talaga. So ito, coffee spot franchise package pa lang to. Pag sa international po, ang worth po niyan is $30,800. And then ang inclusions naman is the use of trade name, training program, store layout design, and opening and after sales support. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo na comparison din with other franchise packages, okay? So kung nagbabalak ka nga talaga na magtayo ng coffee shop business mo, di syempre magre-research ka kung ano yung mga nagpapa-franchise ng coffee shop, lalong-lalo na kung ang hinahanap mo talaga is franchise business kasi takot ka na magsimula from scratch or to do things on your own or hindi mo alam kung kanino kukuha ng mga supplier, ng equipments or paano simulan, di ba? Wala kang idea. So ito po, comparison with other coffee shop na nag-o-offer ng franchising nila. So, sa Cafe Amazon, ang franchise fee nila is 3 million. Tapos, may royalty fee na 3%, may marketing fee na 3%. Sa Bose Coffee naman, franchise fee is 1 million. Ang initial investment mo, 1 million. And then, may royalty fee na 5%, marketing fee na 2%. Sa Figaro naman, franchise fee is 1.5 million. Siyempre kasi kilala-kilala naman talaga ang Figaro, di ba? So, siyempre yung mga mas kilalang brands, talagang mas malaki, mas mataas yung kanilang mga franchise fee. And iba pa po yung franchise fee sa investment. Meaning to say, yung investment mo, yung magiging total capital expenses mo, yung ilalabas mo talaga na pera kasi may kasama pa constructions, equipments, materials, improvements, kung ano-ano pa na kailangan para mabuo at ma-open mo talaga ang iyong coffee shop business. So, aabutin ng 3.2 million up to 7 million. So, may mga iba't ibang formats sila. Mamimili ka na lang kung alin dyan. Sa Mocha Blends Cafe naman, ang full store nila ay 750,000 pesos. And then, 5 million ang estimated na franchise cost. Kapag kiosk naman, 700,000 pesos pero 3 million ang estimated franchise cost. They also have the espresso bar, which is 350,000 yung franchise fee, pero 2 million estimated franchise cost. So, may royalty fee din po sila na 5% of gross sales. Sa Beanleaf naman, ang franchise fee is 880,000 pesos. Ang investment capital, meaning to say, yung total capital expenses mo, pwedeng umabot ng 2.5 million up to 3 million. Okay, so, ito po yung mga iba't ibang coffee shop na pwede nyo i-consider kung gusto nyo mag-franchise. Ang difference po natin dito sa mga ito, okay, with Coffee Spot, ito po yung ating franchise fee, 650,000 pesos. Pero until September 14 na lang po ito, or actually September 13, kasi by September 14 po, later ipapakita ko sa inyo, mag-i-increase na po ang ating franchise package. So, nilayout na po namin dito yung magiging total capital expenses mo pag talagang nagtayo ka ng coffee shop. So, may mga outsourced na mga materials, equipments, or mga kailangan pang gamitin para sa iyong coffee shop. Nasa 100,000 pesos din po yan. Initial inventory, including milk tea, is 110,000 pesos. Advance and deposit rental, kung magre-rent ka or magli-lease ka ng space, so syempre magbabayad ka ng 2 months of security deposit and 1 month advance, pwede umabot ng 60,000 pesos yan, depende sa i-rent mo na location, kung magkano yung kanilang rental fee. And then yung utility deposit,
Tapos yung permits na pwedeng umabot ng up to 20,000 pesos. Other expenses miscellaneous na abot ng 50,000 pesos. And then leasehold improvements, yung mga furnitures, fixtures, working, drawings, aircon. So lahat-lahat na. Ang total capital expenses aabutin ng 1,470,000 pesos. Again, depende po ito sa laki ng location or laki ng coffee shop na gusto mong itayo. Pero with Coffee Spot, pag sa amin po kayo nag-franchise, ito po yung kalimitan na nilalabas ng aming mga franchisee para makapagsimula sila ng kanilang coffee shop with our franchise sa Coffee Spot. So, eto po, sa September 14, hindi na po 650,000 ang magiging franchise package namin. Nasa 750,000 pesos na po. So, kung may balak ka na magtayo ng coffee shop at nagandahan ka nga talaga sa business ng coffee shop, then much better kung mag-franchise na po kayo sa amin before September 14 para hindi mo na maabutan yung 750,000 pesos. Pero sa makakapanood naman po nito na maaabutan ang price increase sa September 14, 2023, okay pa din po ang 750,000 pesos kung i-compare nyo po siya sa ibang mga coffee shop na nagpapa-franchise. So, pwede nyo pong balikan kanina yung pinesend ko sa inyo ng mga iba't ibang franchise packages ng coffee shop and do your own research as well. Kasi, mas maganda, ikaw mismo mag-research ka kung alin ba talaga yung magandang coffee shop franchise package ang kukuhain mo once you've decided to start your own coffee shop business. Para talagang pag nagsimula ka ng sarili mong coffee shop, tuloy-tuloy at talaga namang ma-enjoy mo yung profitability at feasibility ng business or ng coffee shop business na itatayo. So, remember lang po sa amin, sa Coffee Spot Franchise, no royalty fee. Meaning to say, kung ano man yung kikitain mo pag tinayo mo yung Coffee Spot franchise mo, sayong-sayo na po yung income doon, yung net profit mo po. And then we have no setup fee, no cash ban, no hidden charges po. And if you're planning to franchise with us sa pagtatayo nyo ng coffee shop, napakadali lang po ng steps. Just fill up the franchise application form, submit initial requirements, and then pay the franchise fee and sign the franchise agreement. You can set an appointment with me. We will have free food tasting, franchise seminar, free crew training and business support once you become a franchisee, and we do offer location assistance. So if you have any questions, just contact me or we can set up an appointment pwedeng online or you can visit our office in Green Hills, Manila by appointment para na rin po makapag-free coffee tasting kayo and free food tasting. So you can contact me at 0970-641-1373 or email me at ifranchise.inquiry@gmail.com. Again, this is Lourdes Galang and I'm a franchise consultant for iFranchise Business Services Corporation. So thank you for watching the entire video and I hope may natutunan kayo sa mga na-share ko sa inyo ng mga possible reasons why you would consider na magandang business nga talaga ang coffee shop. So, lahat ng mga details na na-share ko sa inyo, yun po talaga yung details or information that we also have with our Coffee Spot franchise. So, syempre, ba't pa ako lalayo ng example na pwede ko ibigay sa inyo kung hindi sa real experiences that we have with our franchises kung bakit parami ng parami din talaga yung mga clients namin or franchises namin na nagpo-franchise ng aming Coffee Spot. So, if you have any questions or interesado ka to franchise our Coffee Spot, just message me. You can see the details on my screen and also on the description box below. And I will help you get started with your coffee shop business. So, thank you for watching. Bye!